Bukod sa nakasanayang ube at keso, nauuso rin ngayong tag-init ang mga kakaibang flavor ng sorbetes. Para alam nyo ba na, pero alam nyo ba mga kapuso, na kahit malamig ang sorbetes, ay hindi pala ito nakakapagpalamig ng ating katawan. Narito ang trending report ni Valerie Tan. Isa sa mga paboritong dessert lalo na ngayong tag-init, ang sorbetes. Kaya naman mabenta ang mga produkto ni Kuya Michael na 20 taon nang naglalako ng sorbetes sa Bukawi, Bulacan. Alas 6 na ng umaga ngayon at ready-ready na si Kuya Michael na ilako ang kanyang sorbetes. Let's go! Samahan ko po kayo, ha? Sige po, ma'am. Suot ang cap at sabay kumpas ng kalembang. Umaasa siyang malakas ang benta niya ngayong araw. Pero bukod sa nakasanayang ubet keso, nakikisabay na rin si Kuya Mike sa nagbabagong panlasa ng kanyang mga suki. Pansin ko nag-iba-iba na rin yung flavors niya. Dati chocolate, vanilla. Ngayon may cookies and cream. Opo, eh. Lahat pong pwedeng gawin po na nakakaano po sa mga suki namin, ginagawa po namin. Araw-araw ang paggawa sa ilalakong sorbetes. Dito sa paggawaan ng sorbetes, simple lang naman ang proseso. Pero aabutin ka ng 2 oras sa paggawa ng sorbetes. At saka, araw-araw itong ginagawa para masiguradong fresh at mas masarap para sa mga mamimili. Tulungan ko po kayo, ah. First step, ang pagtunaw sa kasava. Sumunod ang pagkayod at pagpiga ng gata mula sa niyog. Paghahaluin ng gatas, asukal, gata at kasava. Yan ang paggawa ng sorbetes ngayon. Pero noon, hindi ito ganun kadali. Noong panahon ng mga Espanyol at Amerikano, ang ginagamit nila sa paggawa ng ice cream ay itong garapinera. Miss Nancy, paano po ba ito gamitin? Ang principle nito is yung gagawin yung mixture na nasa loob na ng can. Iniikot yan ng ganyan para na-churn yung nasa loob hanggang mag-free siya at nag-expand. It was Spain that introduced it to us, pero it was America that popularized ice cream to us. Sa ice cream store naman ito sa Taguig, di lang local flavors ang pwedeng matikman. Meron na rin silang candied bacon flavor at Earl Grey tea ice cream. You can notice, if you try it, medyo light siya, flowery yun na lasa. Yun. Very light lang siya, very lasa, aromatic nga siya. Lasang ano, milk tea nga. Kung mahilig ka sa milk tea, okay ito. Kasi para kang kumakain ng ice cream na milk tea. Pero hinay-hinay lang sa pagkain ng ice cream, mga kapuso. After eating ice cream, iinit ang katawan mo. Kasi you carry sugar at saka cream, eh. Heavy yun sa katawan, di ba? So, yung calories nun will make you feel hotter. Ika nga, ang lahat ng sobra, nakakasama rin. Kaya naman sa pag-enjoy ng ice cream ngayong tag-init, paalala lamang po, eat in moderation. Ito po si Valerie Tan para sa trending ng News to Go.